of all, thank you kasi ano. You're welcome. Kung wala kayo, una sa akin kung wala si Lord, kung wala kayo, siguro sobrang baliw na ako ngayon. Kasi, nga eh, kung alam nyo, hiniya sa akin last week, sobrang heartbroken na. Hindi, kwento ko lang nangyari. Kwentong puso na naman. Alam mo yun. Kwento sa kanya. Minahal ba siya, Leo? Hindi, ano. Kwento ko, parang tayo walang sikreto. Minahal mo ba? Last week, I had a patient. Actually, hindi ko siya patient. Sa RLE na, sa grupo namin sa nursing, may ganyan ka ng pasyente. Hindi ako sa patient na yun. Pero, yun nga, handle namin siya mula Monday to Wednesday. Then, yun nga, in short, meron isang girl na pasyente. 17 years old, sa room 4012. Hindi, tapos yun, nung Monday, nakita ko lang siya, napadaan lang, may sakit. As in, hindi, sobrang nagpapahinga, sobrang matamlay. Tapos nung Tuesday, masigla siya, tapos yun, hindi ko pasyente, parang nalagyan ko lang. Tapos nung Tuesday, nahatid pa namin siya sa wheelchair. Hindi ko makakalimutan ang time na yun, kasi mamaya explain ko. Hatid namin sa... Yun, tapos nahatid namin sa wheelchair, pababa sa EEG, tapos balik namin. Tapos nung Wednesday, hindi ko rin siya pasyente, lang ako. Team leader ako sa bawat room pinupuntahan ko. Then nung nakita ko siya, bigla ako nasabi si mami, mami, pag-pray ko po siya mamaya bago kami umalis. Tapos yun, bago ako umalis, naantok pa ako nun. Nakatulog na konti. Pagising ko, pumunta ako sa room nila, tapos pinipray ko yung pasyente, yung bata. Tapos, yung pinipray ko, then in-encourage ko ng todo, nagagaling ka pa. Tapos, hindi ko makalimutan yung smile niya habang pinapag-pray ko siya. Tapos, alimbawa, kahit na umiinom ko ng gamot, ang gawin mo, hindi ko makalimutan yun. Huwag niyo kalimutan na sabihin yung sarili mo, gagaling ka, kasi may power mode. Tapos, marami ko pa magagawa, gagaling ka. Tapos, marami ko pa gagawin kay Lord, magaling ka sa dyan. Ito naman pharmacy. Tapos, umalis ako. Ang asar na feeling nun eh, nung after ng day, naalala ko siya tapos, wow, ang ganda na nagawa ko. And the sad thing happened, nung Friday, pagkagising ko, natutulog ako sa klase, wala akong klase. Pagkagising ko, ang gumising sa akin, Leo, yung patient natin, namatay. Si Christine. Tapos yun, namatay siya. Tapos, ayun na, nag-start na yung, nag-depress ako kasi, mula nun, inaalala ko yung, hindi ko siya nakausap talaga. Initian niya lang ako. Hindi ko siya nakausap. Hindi kami nagkausap personally. Pero nung namatay siya, nalungkot ako nun. Yung basketball game namin, tinodo ko sa ito. Tapos yun nga, iniisip ko siya kasi ako may problema ako saan. Hindi ko maalala yung mga mukha ng agad ko nakikila. Tapos yun, lagi ko siya naisip. Tapos kalokohan ko, nung habang Saturday, gumagawa kami physics, tinanong ko yung kasi yung friend ko, isang kilala siya, tinanong ko, ilan ba yung burol niya, saan ba yung burol? Tapos pumunta ako ng Culinaria Pass after namin mag-remit ni Roland. Yun pala yun? Oo, yun. Tapos binilang ko ng libro yung family. Tapos yun, nakita ko siya, yun, buta nangin, nakita ko pa yung mukha ulit. Tapos humingi ako picture, kalokohan ko. Umiyak picture, tapos in-encourage ko yung family. Pero simula nun, doon na-encourage ko yung family, ako mismo. Pag-uwi ko na ako nalang mag-isa, Tapos kagabi nga, iyak ako na iyak. Pag-uwi ko talaga, tinignan ko pa sa friend story yung mukha niya. Tinipe yun eh. Tapos yun, Lord, how can someone precious na bata mawawala? Kaya nga, sa klase, for one, sobrang depressed ako. Pero, sobrang down moment ko last week. Actually, hanggang kanina pagkagising ko, yun ang masaya. Parang nakalimutan ko siya. Kasi every time titignan ko yung picture niya, malulungkot ako bigla. Bigla akong, alam mo, bigla sasait yung ulo mo, kaka-recall nung wheelchair. Tapos lalakad. For
100 times ko na inulit-ulit yun. Patterns. Tapos yun. Pero ngayon, buti na pag-agising pa rin ng hapon, medyo okay na. Pero yung thankful ako sa inyo, una sa lahat kay Lord, kasi nga, pag every time na malungkot ako, Lord, hindi ko na kaya, kahit anong isip ko, kahit anong alala ko sa mukha niya, lulungkot at lulungkot pa rin ako. Talagang kayo na lang hope ko kung nasa mo siya ngayon. Tapos kapon na din ako kasi may nag-text sa akin. Tapos alam ko, galing sa kanya yan eh. Though hindi siya nag-text out talaga sa akin. Basahin ko lang ha. Ito. Sorry. Kagabi, kaya naiyak din ako dito. A beautiful friendship poem. Are we friends or are we not? You told me once, but I forgot. So tell me now and tell me true, so I can say I am here for you. Of all the friends I have ever met, you are the one I'll never forget. And if I die, before you do, I'll go to heaven and wait for you. So, wala lang. Hindi nga, galing. Hindi. Yeah. Ako ngayon. Wala lang. Yung naiis na lang. Sabi mo sa inyo, ano rin. Sobrang ako, ano, when you look at me, sa libre, ano lang ako, sobrang simpleng tao lang ako, na nasasaktan din. Yung nga, sobrang 100% human ako, and I think God na, kung wala talaga siya, wala kayo, wala akong pupuntahan every Thursday, Friday. Aligo, manisira talaga ulo ko, tapos there's ano pa, responsibility sa school, sa org. Sobrang pressure for me, kaya I think God, nga, for Him. Nga, yung sabi, where the human mind ends. Every time I feel confused, I remember that word. Doon di siya bibigal. Where the human mind ends, that faith begins. So when I feel confused, Lord, kayo na. Iiyak ko na lang lahat sa inyo. I don't know kung gaano pa katagal ko siya iiyak. Pero right now, I start na yun. I felt relieved na. And kayo rin, nung nakita ko yung family ko, kayo. I also realize nga, sobrang saya nun. Sobrang for me, pampasensya nyo ng character. Kasi, nga, I learned to love yung mga buhay pa. Tapos lagi, nabawa sa library. Ngayon yung mga tao nakikita ko, layo, tingnan mo na yan. Kasi pag di mo minahal yan, di nag-care dyan, bukas, sila naman pwede mawala. So yun, through that experience, I learned to love more. Then, nga, I had sobrang faith kay Lord. Then si Lord talaga sobrang faithful. Ulit yung sinabi ni Ate Grish. Sobrang bagsak na yung quiet time ko, pero binibless pa rin ako na Lord. Halimbawa, I'm raising MPD for China. Nakompleto ko na 100%. Tapos, nung 2 days ago, in-email yung tita ko. Mali pa email ko kasi sa letter, mali yung pangalan, Kuya Rio, address sa taga Dubai. Tapos, sabi ng tita ko, uy, Leo, minsan ka nalang mapag-email. Ganun pa yung, ano, mali pa. Pero, I talked to your tito, and we decided to give you, hinihingi ko lang 5,000, 7,000, and 10,000.